Nagluluto noon si Aling Lydia nang makarinig ng ingay sa may labas. Sumilip ito sa bintana saka nagtanong. Hoy Bong! Ano bang meron at ang aga-aga'y nagkakagulo kayo dyan? Naku Aling Lydia, may nabiktima na naman yung aswang kagabi. Patay lahat ng manok ni Mang Ben. Sus Ginoo, hindi pa ba nahuhuli ang aswang na yan? Tumating naman si Toto na may dalang itak at isang supot ng kalamansi. Wala na kayong dapat ipag-alala. Andito na ang tagapagligtas ng Baryo Umapaw. Wika ni Toto na animoy isa itong action star. Nagtawa na naman ang mga taong nandoon. Paano kasi ay kung todo forma pa ito at kahit mainit ay nakasuot ng leather jacket? Ikaw talaga, Toto! Kahit kailan ka, hindi naman matatakot ang mga aswang sa itsura mong yan. Saka, aanhin mo ba ang kalamansi? Puna ni Aling Lydia mula sa bintana. Ito naman si Aling Lydia. Kahit kailan, kontrabida. Aba, sabi dun sa nabasa ko, mabisang panlaban sa mga aswang ang kalamansi. Hindi napansin ni Toto na iniwala pala siya ng mga tanod na pupunta sa bahay ni Mang Ben. Sa pagmamadali nito ay natapilok ang binata at natapon ang bitbit nitong supot ng kalamansi. Natawa at napailing na lang si Aling Lydia sa kanyang nasaksihan. Si Toto ay anak ni Mang Pido na kilalang aswang hunter sa kanilang lugar sa Negros. Madalas itong sumasama sa kanyang ama sa paghahanap at pagpatay sa mga aswang sa kanilang bayan, pati na rin sa karatig lugar. Sa huling engkwentro ni Mang Pido ay bigla itong nagkasakit at nalumpo matapos makipaglaban sa isang malakas na aswang. Ang hinala pa ng iba ay baka may alam sa kulam ang pamilya ng napatay na aswang ni Mang Pido. Pagdating ni Toto sa bahay nila Mang Ben, ay nakita nito ang nagkalat na mga patay na manok na kapwa laslas ang leeg at lasog-lasog ang ibang katawan. May bakas pa ng dugo sa may sahig, hudyat na sariwa pa ang pangyayari. Sa palagay ko, kaninang madaling araw lang to nangyari. Paano ka naman nakakasiguro, Toto? Nakita mo ba ang aswang? Tanong ng isang tanod. Umiling naman si Toto saka lumapit sa mga manok. Seryoso ang lahat at tila ba nag-aantay sa kung anong gagawin ni Toto. Lumapit ang mga tao sa kanya at dumami pa ang nakikiisyoso. Huminga ng malalim si Toto saka tinapik sa balikat si Mang Ben. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Mang Ben. Pero, maaari bang akin na lang yung dalawang manok sa dulo? Masarap gawing tinola yun eh. Nakangiting tanong ni Toto. Napakamot naman ang ulo ang mga tao, tanda ng pagkadismaya. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nakatayo sa di kalayuan at nagmamasid sa mga kaganapan ang aswang na may gawa ng naturang pagsalakay. Masayang umuwi si Toto, dala ang dalawang manok ni Mang Ben. Tay, andito na po ako. Pagpanhik nito ay ipinakita niya kay Mang Pido ang bitbit na dalawang malaking manok. Saan mo naman nakuha yan? Kailan laki ng manok ah? Tanong ni Mang Pido na pinipilit maglakad gamit ang kanyang dalawang tungkod. Napansin ito na laslas ang leeg ng parehong manok. Muli nitong tinanong si Toto kung saan nang galing ang inuwing manok. Eh, mula kay Mang Ben. Anim nga yung namatay na manok. Sabi, pinatay daw ng aswang. Sayang naman po itong dalawa, mukhang maayos pa. Nagmamalaking saad ni Toto. Napailing si Mang Pido saka ito umupo. Halika nga, Toto. May sasabihin ako sa'yo. Lumapit ka. Paglapit ni Toto,
ay binatukan siya ni Mang Pido saka tinusok ng isang tungkod nito. Aray ko naman, Tay. Bakit ba kayo nagagalit? Pasalamat nga kayo, hindi na naman kamote ang ulam natin ngayon. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-iingat ka sa kahit anong nalawayan ng aswang? Gusto mo atang maging yanggaw nang wala sa oras, Toto. Aba, hindi ako magdadalawang isip budburan ka ng asin hanggang sa mangisay ka. Grabe naman kayo sa akin, Tay. Sige na, itatapon ko na po itong manok. Inutusan ni Mang Pido na buhusan ng gaas at silaban ang mga manok na inuwi ni Toto. Pagkatapos ay nagpasama ito sa anak na pumunta kay Mang Ben. Sinabihan ito na ilagay sa mas matibay na kulungan na yari sa bakal ang mga alaga. Pinaalalahanan din ito na magsabit ng bawang sa bawat pinto at bintana ng bahay si Mang Ben. Hindi naman maiwasan ni Toto na mamangha sa kanyang ama. Labis itong inirerespeto ng mga tao sa kanilang barangay. Kahit nahihirapang lumakad ay pinipilit pa rin ni Mang Pido na gampanan ang kanyang sinimulang tungkulin bilang isang aswang hunter. Kinahaponan, habang nagbibisikleta, ay naisip ni Toto na magpatrol sa buong lugar. Napansin naman ito ng mga tanod na agad tinanong ang binata. To, ano bang ginagawa mo? Kanina ka pa paikot-ikot dito sa baryo. Nagpapatrol po ako, baka sakaling mahuli ko yung aswang. Ay, salamat. May karelyebo na pala ako. Hanggang mamayang gabi. Naku, hindi po. Mga 2 oras lang po ako siguro. Ang totoo niyan, malapit na po matapos ang pagroronda ko. Kaya kayo naman mamaya. Sagot naman ni Toto, saka ito nagpedal palayo. Nagtawa na naman ang ibang mga tanod, samantalang napakamot ng ulo ang huling nagsalita. Nagawi si Toto sa bahay ni Catalina malapit sa may ilog. Ito ang kapitbahay nilang tinaguriang pantasya ng baryo Umapaw. Talagang masasabing labis itong nabiyayaan pagdating sa pisikal na kaanyuan. Maya-maya pa ay lumabas ang dalaga, dala ang mga patoka sa alaga. Sa taranta ni Toto ay nahulog ito mula sa kanyang bisikleta. Agad naman itong nilapitan ni Catalina. Toto, okay ka lang ba? Oo. Okay lang, wala ito. May dumaan kasing pusa. Buti na lang, naitabi ko yung bisikleta. Palusot nito habang pinapagpag ang dumi sa kanyang damit. Ganun ba? Ang bait mo talaga, Toto. Hala, may sugat ka sa braso. Halika, pumasok ka muna sa loob. Paanyaya ng dalaga sa kanya. Sa tagal na nilang kapitbahay si Catalina, ay ngayon lang siya nakapasok sa bahay nito. Ayon sa mga makakating dila nilang kapitbahay, ay anak daw sa labas si Catalina ng isang politiko at labandera. Kaya daw nahihiya ang mag-ina, kaya hindi masyadong lumalabas. Kamamatay lang ng ina ni Catalina nung isang taon mula sa komplikasyon sa sakit sa baga. Ang hindi alam ng karamihan ay aswang ang ina ni Catalina. At sa kanya na ipasa ang itim na bato bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Sa paglibot ng mga mata ni Toto sa loob ng bahay, ay napansin nito ang hilaw na karne na nakapatong sa may lamesa. Medyo masangsang na kasi ang amoy nito na maihahalin tulad mo sa nabubulok na karne ng manok. Nilapitan ito ni Toto nang biglang lumitaw si Catalina mula sa kusina. Nagugutom ka ba, Toto? Tanong ng dalaga. Hindi naman. Medyo mabaho na kasi yung karne. Baka bulok na. Ngumiti naman si Catalina saka hinawakan ang kamay ng binata at hinila papunta sa sala. Huwag kang mag-alala. Itatapon ko na rin ang mga yan. Habang ginagamot siya ni Catalina,
ay unti-unti siyang nakakaramdam ng antok. Lalawayan na sana siya ng aswang nang biglang magmulat ng mata si Toto. Muling sinipsip ng aswang ang laway pabalik sa kanyang bibig. Salamat, Catalina. Pero kailangan ko nang umuwi. Sige, mauna na ako. Nagmamadaling wika ni Toto. Nagmamadaling sumakay sa kanyang bisikleta ang binata. Malamang ay kanina pa ito hinahanap ng kanyang ama. Ang totoo niyan ay mas takot pa siya sa hambalos ng baston ni Mang Pido kaysa makipaglaban sa mga aswang. Habang pauwi ay nakasalubong niya si Aling Lydia na may dalang lalagyan ng ulam. Toto, heto, dalhin mo na sa inyo. Nilagang baboy yan. Pagsaluhan niyo mag-ama sa hapunan. Wika ni Aling Lydia. Naku, salamat po. Tiyak na matutuwa si tatay nito. Ibabalik ko na lang po yung lalagyan bukas. Pagdating naman sa kanilang bahay ay dahan-dahan pang pumasok si Toto. Sa likod pa ito dumaan nang mag-ingay ang alaga nitong si Dudes. Psst, huwag ka maingay. Pero hindi nasaway ang aso na naglilikot pa at tila ba nagagalak na makita ang kanyang amo. Toto, saan ka na naman galing, bata ka? Tay, huwag na kayong magalit. Tinutulungan ko lang ang mga kabaryo natin para mahuli ang aswang. Heto nga po, bilang pasasalamat, binigyan tayo ng ulam ni Aling Lydia. Habang kumakain ay napansin ni Mang Pido ang isang animoy kalmot sa kaliwang braso ni Toto. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Saan ka nang galing bago ka pumarito? Doon po kay Catalina, tay. Bakit po? Bilang bihasang aswang hunter ay alam ni Mang Pido ang ibig sabihin ng markang iyon. Sa kanyang pagkakaalam, ang mga aswang na naudlot ang panghahawa ng laway ay minamarkahan ang kanilang mga biktima. Tumayo ang matanda at nagtungo sa papag sa ibaba. Kinuha nito ang isang itim na libro na minanapan niya sa kanyang lolo sa tuhod. Paakit na si Mang Pido ay nakaamoy ito lang masangsang na amoy. Maganda ka, Toto. Namarkahan ka na ng aswang. Iniabot ni Mang Pido sa anak ang sibat na yari sa kahoy na may matulis na dulo pampatay sa mga aswang. Tay, huwag kayong matakot. Ako at ang kalamansi ang bahala sa inyo. Tarantado, kuhain mo ang asin at paligiran mo ang bahay. Magmadali ka! Hindi naman maintindihan ni Toto kung bakit nagalit ang kanyang ama. Hindi ba ito naniniwala sa kapangyarihan ng kalamansi? Maya-maya pa ay isang ungol na ang kanilang narinig. Hudyat na nasa bakuran lang nila ang aswang. Isang kalabog ang dumagundong sa bubong, tila palipat-lipat ang aswang sa itaas. Dahil may mga bawang na nakasabit sa bintana, ay hindi makalapit ang aswang. Patuloy na nakikiramdam ang mag-ama nang marinig nila ang pag-atungol ng kanilang asong si Dudes. Tay, si Dudes! Agad naman nagtungo si Toto upang buksan ang kanilang pinto. Toto, anong ginagawa mo? Pasensya na po, tay. Pero hindi ko pwede pabayaan si Dudes. Buong tapang na lumabas si Toto at doon ay nakita niya ng harapan ang aswang. Agad niya itong sinugod at hinagis ang sibat. Natamaan ang aswang sa may balikat kaya nabitawan niya ang aso. Humihiyaw ang aswang sa sakit habang tinatanggal ang piraso ng kahoy sa kanyang balikat. Bakas sa mukha nito ang galit kaya muli itong umungol at sumugod kay Toto. Natigilan ang aswang nang ilabas ni Toto ang isang plastic ng kalamansi na kanina pa nasa bulsa nito. Sige, subukan mong lumapit. Kung hindi, katapasan mo na.
Isang malakas at malutong na halakhak ang pinakawala ng aswang na nagbigay kalituhan naman kay Toto. Sang comics mo naman nabasa yan? Sana nagdala ka na ng toyo at sili para kumpleto na ang sausawan ko kapag napatay na kita. Hinabol si Toto ng nanggigigil na aswang na siya namang binato niya ng kalamansi habang tumatakbo sa daan. Tulong mga kapitbahay! Tulong! Hinahabol ako ng aswang! Sa lakas ng boses ni Toto ay nagising ang mga kapitbahay. Agad namang nataranta ang aswang kaya mabilis itong nagpasalin-salin sa mga bubong bago tuluyang naglaho. Toto, okay ka lang ba? Tanong ng mga tao sa kanya. Kasunod sa kumpulan ng mga tao ay ang iika-ikang si Mang Pido na halatang dismayado kay Toto. Makinig kayong lahat. Maging mapanuri ang bawat isa. Ang mga alaga niyong hayop ay siguraduhin niyong nasa matibay na kuluhan o lalagyan. Magsabit kayo ng bawang sa may bintana at maghanda ng asin. Hindi kayo malalapitan ng aswang. Sige na, magsitulog na kayo. Utos ni Mang Pido. Inalalayan naman ni Toto ang kanyang ama pabalik sa kanilang bahay. Nakatungol lang ang binata at nahihiya sa kanyang nagawa. Lumapit naman si Mang Pido at binigyan siya ng isang basong tubig. Hanga ako sa pinakita mong katapangan, anak. Pero marami ka pang dapat matutunan sa paikipaglaban sa mga aswang. Hindi po kayo galit sa akin, tay? Napangiti ng bahagya si Mang Pido. Ipinaliwanag nito ang gamit ng kalamansi bukod sa masarap na sausawan at inumin. Ayon sa kanyang ama, ito ay ginagamit upang malaman ang tunay na anyo ng karne. Lalong-lalo na kung hindi ka sigurado kung saan nagmula ito. May mga nagsasabi na panlaban ito sa aswang para hindi kanila madagit. Pero wala rin itong silbi para sa mga aswang na hindi naman nakakalipad. Mas mabuti pa rin gamitin ang nakasanayang bawang, asin, buntot pagi, bala ng baril, nayari sa tanso at krus. Kaya pala pinagtawanan lang ako ng aswang kanina. Ibinigay din sa kanya ni Mang Pido ang kwintas na may bote ng langis. Dahil kasakasama ito ng kanyang ama dati, kapag nanghahabol ng aswang, ay alam niya kung para saan ito. Gaya ng nasabi ko, marami ka pang dapat matutunan, Toto. Pero ngayon, sapat na muna yung proteksyon. Ang hindi mo dapat malimutan ay ang matibay na pananalig sa Panginoon. Dahil baliwala rin ang lahat ng yan kung wala kang pananampalataya. Kinabukasan ay nagtungo si Toto sa bahay ni Aling Lydia para ibalik ang lalagyan ng ulam. Matapos magpasalamat ay naisip ni Toto na dalhan din ng mangga si Catalina bilang pasasalamat sa paggamot sa kanyang mga sugat kahapon. Maingat nitong binuksan ang pinto at nagulat sa hindi inaasahang bisita. Pinapasok siya ng dalaga sa bahay. Nakasara ang mga bintana at patay ang ilaw. Para nga pala sa'yo, Catalina. Ako mismo ang pumintas niyan. Uy, salamat. Nag-abala ka pa. Nabalitaan ko pala yung nangyari kagabi. Mabuti na lang at nasibat mo yung aswang sa balikat, ano? Natigilan naman si Toto. Sigurado siyang walang nakakaalam na sa balikat niya nasibat yung aswang. Nagpaalam naman si Catalina na saglit lang pupunta sa kwarto para magpalit ng damit. Naiwan naman si Toto sa sala nang mapansin niya ang mabahong karne sa lamesa. Bakit hindi pa ito tinatapon ni Catalina? Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama. Mabuti na lang at hindi pa siya naliligo kaya hindi pa siya nagpapalit ng shorts. Pero wala lang natirang kalamansi sa kanyang bulsa. Oo nga pala, binato ko pala doon sa aswang. Ang tanga ko talaga. Kumuha siya ng kapiranggot na karne
saka inilagay sa kanyang bulsa. Muli siyang naupo sa misala bago pa lumabas si Catalina. Sa puntong iyon ay may nararamdaman ng kakaiba si Toto. Sayang at hindi niya nadala yung langis. Mauna na ako, Catalina. Kararating mo lang ah, kauwi ka na agad. Tumayo siya at nagtungo agad sa pinto, saka ito binuksan. Hinatid ko lang talaga yung mangga. Sige, may inutos pa sa akin si tatay. Pag uwi ni Toto, ay agad niyang pinataka ng kalamansi yung karne. Kumpirmado na karne iyon ng tao. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala hindi masyadong palalabas si Catalina. Siya pala ang aswang na umaatake dito sa baryo Umapaw. Agad niyang inihanda ang kanyang gagamitin. Sinabihan din niya ang mga tanod na nung una ay hindi makapaniwala pero nagbago ang isip nang makita ang karne ng tao. Mag-iingat ka anak. Tandaan mo ang bilin ko. Muling nagtungo sa bahay ni Catalina si Toto. Sa pagkakataong ito ay dala na niya ang buntot pagi at bawang pangontra sa aswang. Ilang minuto na siya nag-aantay pero hindi bumukas ang pinto. Paalis na sana si Toto nang biglang kumulo ang bote ng langis. Bumungad sa kanyang harapan si Catalina. Anong ginagawa mo dito, Toto? May nakalimutan ka ba? Itatanong ko lang sana kung pwedeng makahiram ng pala. Wika ni Toto sabay dantay sa balikat ni Catalina. Bahagyang napaatras ang dalaga, wari ba'y may iniinda ito sa parte na hinawakan ni Toto. Tinanong niya si Catalina pero ang sabi ng dalaga ay nangawit lang ang kanyang braso sa paglalaba. Akin na, masahihin natin. Pagpupumilit ni Toto, inalis niya ang balabal at bumungad ang sugat nito mula sa sibat. Kinalmot siya ni Catalina saka nagbago ito ng anyo. Dinamba siya ng aswang saka sinakal sa leeg. Tumatapang ka na ata ngayon, Toto! Wika ng aswang. Pinipilit namang abutin ni Toto ang bawang sa kanyang bulsa. Nang makuha ito ay inilapit niya ang bawang sa aswang. Bahagyang napaatras ang aswang kaya nagkaroon ng pagkakataon si Toto na kuhanin ang buntot pagi sa bag. Tingnan mo nga naman, hindi na kalamansi ang bitbit mo. Talagang sinusubukan mo ko. Hindi ako natatakot sa iyo. Biglang naglaho ang aswang at nakita niya si Mang Pido malapit sa may gate. Halika na anak, bago pa lumita ulit na yung aswang. Nag-isip ng mabuti si Toto saka ngumiti. Hindi ganyan ang sasabihin ng tatay ko. Wala sa lahi namin ang duwag. Hinampas niya si Mang Pido na di kalaunan ay bumalik sa totoong anyo nito. Lapnos ang mukha ng aswang dahil sa paghampas ng buntot pagi ni Toto. Hinampas niyang muli ang aswang pero nakabuelo na ito. Nakalmot uli si Toto nang matutulis na kuko ng aswang. Bago siya tuluyang mapatay ng aswang, ay dumating na ang mga taong bayan. Akmang tatakas ang aswang nang buong tapang na dinamba ito ni Toto, hinawakan ng binti sa kakinagat. Sinabuyan ng mga tao ng asin ang aswang. Nagsimulang umusok ang katawan nito. Dumating si Mang Pido at may sinabi sa kanyang anak. Anak, ngayon na! Gaya ng nakikita niyang ginagawa ng kanyang amang aswang hunter, kinuha ni Toto ang krus na yari sa kahoy. Nagdasal ito saka nagwika. Kahit kailan ay hindi matatalo ng puwersa ng kadiliman ang kabutihan. Matapos nun ay buong lakas na itinusok ni Toto ang krus sa dibdib ng aswang. Wala pang isang minuto nang bumalik ito sa itsurang magandang dilag bago tuluyang naging abo. Nagsaya ang mga taga-baryo Umapaw. Ang dating tinutukso at pinagtatawanan nila ay ngayon pinagbubunyi ang katapangan. Tinapik naman ni Mang Pido ang anak saka nagwika.
Magaling, Toto. Panahon na para ikaw ay magsanay. Marami pa ang tulad nila. Tay, lahat ba ng aswang magaganda? Sayang naman si Catalina. Crush ko pa naman siya. Si Raulo. Wika ni Mang Pido, saka muling binatukan ang anak nitong si Toto.